What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxing. So nagbabalik tayo para sa episode 2 ng ating ROG Gaming series. Ayun nga, mag-unbox tayo ng mga ROG peripherals. Ang next naman na i-unbox at i-overview natin is yung ROG Strix Impact 2, isang ROG na gaming mouse. So yan, titignan natin kung ano meron dito sa product na to ngayon. Kung naghahanap ka ng bagong case, check out the Zeta A1 by Silverstone. Isang ATX mid-tower case na may aluminum bezel at steel chassis na may premium feel at overall solid build quality. Meron itong addressable RGB with controller at dust filters na madaling ma-access. May included na rin tong dalawang 200mm fans for overall superb airflow. Kaya kung yan ang hinahanap mong case, lahat ng yan ay nakalink sa video description below. So ito na yung ROG Strix Impact 2. Kung gusto nyo itong bilhin, ang SRP nito is 2,130 pesos. So simulan na natin yung unboxing natin para sa product na ito. Unahin natin sa box, makikita natin yung itsura ng ating box, which is typical design para sa isang ROG Strix na product. At saka sa likod, dito lang nakalagay yung highlights or yung features ng mouse na ito, plus yung specifications na dapat makikita nyo na ngayon. So gusto ko lang i-point out yung push-lift feature niya. Ibig sabihin lang nito is pwede mong mapalitan without soldering yung kanyang switches kung sakaling masira yung switch niya. So meron tong Omron Blue switches na titignan natin mamaya. So para i-unbox to, tatanggalin lang natin tong flap at i-slide yung mismong product. So ayan, unang-unang makikita nyo is yung mismong mouse na agad. So para sa mga kasamang items niya, meron tayo ditong warranty card. Ayan. At yung ating instruction manual or yung start guide. So para sa mouse to, yung parts niya, features, and so on. So yan lang yung mga kasamang items niya. Unfortunately, wala tong stickers, mga iba pang freebies, and so on. Since, ayun nga, entry-level gaming mouse lang to ni ROG, which is fairly priced around 2,100 pesos. So, unang-una makikita nyo dito sa mouse is transparent yung kanyang front cover. So, makikita nyo yung loob nung, or yung internals ng mouse na ito kapag titignan nyo siya maigi at kung natatamaan siya ng ilaw. So, meron rin tayong ROG logo sa baba. Left and right click natin, scroll wheel. Okay naman yung scroll wheel niya so far. At meron siyang textured grip dito sa gilid. So makikita nyo meron siyang parang pattern. So naka-engrave lang siya sa mismong plastic. Hindi siya rubber texture. Kumbaga yung plastic is naka-engrave lang para dun sa grip ng mouse na ito. Same lang rin sa kabilang side. Sa harap naman, may kita nyo yung dalawang LED na lights na may kita nyo yan mamaya pag tinurn on natin na pwede nyo i-customize kasabay nung ROG logo na pinakita ko kanina gamit yung Aura Sync ni ASUS. So, yun na yung mismong mouse. Sa likod naman, I mean sa ilalim, meron tayong skates dito at yung kanyang sensor. Medyo weird lang kasi kung may kita nyo, yung DPI niya nasa ilalim din. So, kung gagamit ka nito, hindi mo on the fly mapapalitan yung DPI mo kasi pag flinip mo siyang ganyan, imbis na nandito, mas okay sana ako nandito eh. Dito sa part na to ng mouse, kaso nandito siya sa kabila. So parang mas mahirap pang i-move yung daliri mo kapag pipindutin mo yung DPI switch. Which is in the first place, dapat talaga nandito yan sa taas o di kaya kahit sa ang part ng mouse na madaling ma-access. Pero yun nga, hindi mo siya ma-adjust on the go kapag ginagamit mo yung mouse na ito. Kailangan mo siyang i-flip, tapos aabutin mo pa siya sa kabilang dulo para magpindot mo siya. So, hindi to ambidextrous guys ha. Okay sana kung ambidextrous to para, ayun nga, napipindot mo siya na mabilis gamit yung left hand nyo. Pero ginawa tong mouse na to for right-handed persons. Kasi ayun nga, pangit yung grip niya sa left eh. So, pang right lang talaga itong mouse na ito. Para naman buksan tong mouse, para makita natin yung internals, meron kayo makikita mga rubber na parang enclosure or cover dito na pwede nyo tanggalin. For example, ito. Ayan, tinanggal natin.
So, makikita nyo na dito yung inyong screw. So, sa pamamagitan lang ng isang screwdriver, pwede nyo siyang ma-unscrew at mabuksan yung loob. So, nabuksan na natin siya. Natanggal ko na yung mga screws. So, ito na yung loob nung mismong mouse. So, makikita natin dito, pwede kong antanggalin yung switch. Ayan. So, natatanggal yung switch niya. Blue na Omron switch yung meron dito sa mouse na ito. So, okay na feature to. Kasi kapag nasiraan ka ng left or right click or nasiraan ka sa dalawang switches na ito, madali mo siyang mapapalitan. Kailangan mo lang bumili ng extra tapos islot mo lang siya pabalik. So, yan yung internals ng mouse na ito. Lastly, sa ating cable, meron tong rubber cable at gold-plated na USB connector. So, ayan, na-unbox na natin an overview, i-test na natin itong mouse na ito. So, ito na yung ating ROG Strix Impact 2 na gaming mouse. So, ginagamit ko na siya ngayon, tinetesting natin siya, and so far, okay siya sa akin, pero syempre, may kanya-kanya tayong preference pagdating sa isang mouse, kung anong size, gaano mag-fit sa kamay mo, anong klaseng grip ang maganda sa mouse. So, para sa mouse na to, nagko-claw grip ako para mas magamit ko siya ng maayos. So, sa mga claw grip users dyan, okay na okay tong mouse na to sa inyo. Ako kasi more on full palm rest ako pag gumagamit ng mouse, kasi yung mga body ng mouse na ginagamit ko parang yung kay HyperX Pulse Fire FPS. So dito naman sa ROG Strix Impact 2, okay naman siya. Yung lift off distance mukhang okay naman. Tingnan nyo, nakaka-turn pa rin yung character ko, I mean yung gamit ko sa CS dito sa mouse na to. Also yung left and right click, okay naman siya. Yung tunog and yung feel, responsive naman. Scroll wheel is pretty decent. Siyempre, napipindot din yan, pero halos lahat ng FPS games, FPS games, di mo naman kailangan ng scroll wheel. So, ayun. For this mouse, okay na okay siya. Siyempre, alam nyo na yung mga quirks ko pagdating sa mouse. RGB sa palm, natatakpan. Useless RGB to. Pero ito, maganda siya for aesthetics. Yung grip, kung mabilis akong nag-shift at hinahawakan yung mouse, okay naman, kumakapit naman siya kahit hindi siya rubberized. So, responsive yung mouse, maganda siya for FPS. Kung gusto ko nga magpalit ng DPI tulad ng halimbawa for now, naka submachine gun ako, pero pag nag-op ako dito or nag-iba ako ng weapon, is hindi ko kagad mapapalitan. Ayan o, ito yung sinasabi ko kanina eh. Kung naglalaro ako ng ganyan at gusto ko palitan yung DPI ko, wala yung DPI dito, wala yung DPI sa gilid, yung DPI niya nandito sa ilalim. So, papakita ko lang na mas magandang angle sa inyo. Kapag naglalaro ako ng ganyan, ayan, tapos gusto kong baguhin yung DPI, ito-turn ko pa to, aabutin ko pa to. Okay sana kung dito nakalagay tulad ng sabi ko kanina, pero yun nga, kailangan ko pang abutin to change DPI. And walang indicator kung nababago mo na yung DPI mo, kasi yung kulay hindi rin responsive doon sa DPI. Actually, ayun pala, kita nyo, nagbabago yung kulay. Yung kulay ng RGB niya. Okay, so blue. Ito, max DPI niya to. Pakita natin sa screen. Ayan. Tapos yung next niya. Ayan, ito pala max DPI. Ayan. Tapos, ito, slowest. Okay, so nag-iiba-iba yung kulay pala ng RGB niya. Pero since i-customize mo din yung RGB nito sa ROG software, ikaw na lang mag-set kung anong kulay yung gusto mo na indicator para sa DPI na siniswitch mo. Pero ayun nga, katulad ng sinabi ko, para mabago ko pa yung DPI, aangat ko pa siya, aabutin ko pa to, tsaka ako makakapag laro. So try natin, dapat makapatay ako. Oh, yun, nakapatay naman ako nung challenge ko yung sarili ko na dapat naka-isang DPI ako, tapos pag nakita ko ng kalaban, mapalitan ko yung DPI tsaka ako. Pero, yun nga, hassle eh, nasa ilalim. So, yun yung ating testing para sa ating ROG Strix Impact 2 Gaming Mouse. So, dyan na natatapos ang ating unboxing and overview para sa ROG Strix Impact
2. Kaya guys, kung gusto nyo itong video na ito, i-like nyo ako din naman, i-dislike, at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Also, sa next episode natin ng ROG Gaming Series S, i-unboxing overview naman natin itong ROG Strix Fusion 300. So, na-unboxing and review naman natin yung ROG Fusion 700 version ito na dapat nyo rin panoorin. Pero yun nga, ito na yung next sa ating episode. So, yun guys, kung nagawa nyo na yun, like, dislike, comment, subscribe. Maraming salamat mga pre, and I'll see you on the next episode.